Lupang Hinirang, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas. Laging naririnig ito sa mga flag ceremony sa mga paaralan at palatandaan na hindi ka pa late sa una mong klase. Opening at closing ng mga TV stations at minsan sa mga sinehan. Pinapatugtog din ito sa mga mahalagang okasyon at sa mga makasaysayang araw. Ngunit kung tatanungin, sino ba ang bumuo ng musika o himig sa likod ng pambansang awit? Ang musika o himig ng pambansang awit ay binuo ni Julian Felipe. Ngunit, sino ba si Julian Felipe? Halina't sagutin na natin ang mga tanong na hindi tinatanong dito sa Kultura at Kasaysayan. Isinilang noong January 28, 1861 si Julian Felipe, kina Justo Felipe at Victoria Reyes sa bayan ng Cavite Viejo, kasalukuyang Cavite City. Bata pa lang mahilig na sa musika si Julian Felipe. Magaling siya magpatugtog ng piano at ng organ. Ang organ ay isang malaking piano na makikita sa loob ng mga simbahan, partikular na yung mga luma. Hindi niya nilalaro ang organ na laman loob ng tao. Wala siyang lahing manananggal. Siya ang naging organist o tagapagpatugtog ng organ sa loob ng San Pedro Parish Church at nagtuturo ng musika sa isang paaralan na may pangalang Sagrada Familia sa Cavite City din. Nang dahil dito, mas nahasa ang kanyang talento bilang isang composer o manunulat ng musika. Ang ilan sa kanyang mga unang komposisyon na nagawa ay ang Motete al Santissimo o sa Ingles, Motet to the Most Holy, Cintas y Flores, Ribbons and Flowers, at Amorita Danza, Early Dawn Danza. Noong sumiklab ang rebolusyon laban sa mga Espanyol noong 1896, isa si Julian Felipe sa mga sumali rito. Nahuli siya at kinulong sa Port San Felipe sa Cavite City kasama sila Maximo Inocencio na kabilang sa 13 martires ng Cavite. Muntik na nga siyang mapasama sa mga bibitayin. Ngunit walang makitang ebidensya na may nagawa siyang malalang krimen ay ipinatapon na lang siya sa Port Santiago sa Maynila, kung saan nakulong siya ng halos isang taon at pinalaya lamang noong June 2, 1897. June 5, 1898, nagkita sila Julian Felipe at Emilio Aguinaldo sa Calle Arsenal sa Cavite Puerto at inatasan siyang bumuo ng isang marcha para sa nalalapit na pagkapanalo ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Matapos ang anim na araw o sa June 11, 1898, nagkita sila muli at ipinatugtog niya ang nagawa niyang komposisyon. Habang nagpapahinga sila Aguinaldo matapos ang isang meeting, pinatugtog ito ni Julian Felipe sa harap ni Emilio Aguinaldo, Secretary of Defense na si Baldomero Aguinaldo na pinsan din niya, at General Mariano Trias. Pinarinig niya ang kanyang gawa gamit ang isang piano. Sa sobrang tuwa ng tatlo, pinaulit nila na ilang beses ang nasabing komposisyon ni Julian Felipe. At dahil dito, agad nila itong inaprubahan. Una itong pinamagatang bilang Marcha Pilipina Magdalo. Magdalo ang paksyon ni Aguinaldo sa Katipunan. Kalaunan, pinalitan nito ng pangalan at naging Marcha Nacional Pilipina. Sabi nga sa video ni Professor Xiao Chua, nakita o napansin daw ni Alejandro Roses na dating kalihim ng edukasyon na hinango niya ang unang bahagi ng pambansang awit sa Marcha Real, ang pambansang awit ng Espanya. Habang ang ikalawa naman ay hinango naman niya sa Triumphal March sa opera na Aida, isa sa mga opera na ginawa ni Giuseppe Verdi, isang Italian na kompositor ng mga opera. Ang Triumphal March ay isa sa mga naririnig natin na tugtog tuwing graduation. Habang ang huling bahagi naman ay hinango naman niya sa La Mazelay, na pambansang awit naman ng bansang Pransya o France. Ayon mismo kay Julian Felipe, kusang nagpasok ng mga himig na gumugunita sa Marcha Real ng Espanya upang mapangalagaan ang alaala ng lumang kalunsuran. May hawig din sa mga Pilipinong musika ang pambansang awitin na iyon ayon kay Dr. Ambet Ocampo,
tulad na lang ng Moro Moro. Ayon naman kay Professor Felipe De Leon, mas inspirasyon ng ating pambansang awit ang mga tradisyonal na musika ng prosesyon at kundiman kaysa sa mga kanluraning musika. Napagdesisyonan ni Emilio Aguinaldo na dapat turuan ni Julian Felipe ang pagpapatugtog ng kanyang pyesa sa banda ng San Francisco de Malabon sa Cavite. Hindi ito ang Malabon sa NCR. Ang banda ay kasalukuyang tinatawag na Banda Matanda at ang bayan naman ay kasalukuyang General Trias Cavite. So nagpalit na sila ng pangalan. Kailangan niya maituro ng tama ang pyesa dahil bukas na ang Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas o ang June 12, 1898 Declaration of Independence. Sabi ni Professor Xiao Chua, tinangkang bilhin ng isang Espanyol ang pyesa ni Julian Felipe at tinanggihan niya ito at sinabing pagmamay-ari ito ng bayan, ang Pilipinas. Noon pa lang, may nag-attempt na bumili sa copyright nito. Imagine niyo ha, sobrang ganda pala nito noon pa lang. Sa pamamagitan ng Act No. 3207, binigyan ng 4,000 piso si Julian Felipe ng pamahalaan bilang compensation sa pagbuo ng pambansang awit noong December 4, 1924. Nakiusap din ng pamahalaan kay Julian Felipe na babaan at bagala ng marchang nagawa niya. Dahil kung kakantahin natin ito sa original nitong versyon, ay sobrang taas at sobrang bilis nito ay hingal na tayo bago pa natin ito matapos kantahin. 1899, nahuli at ikinulong siya ulit sa Fort Santiago ng mga Amerikano naman. Matapos ang Philippine-American War, siya ay nagsilbi bilang bandmaster ng US Navy at nagkaroon na lang siya ng pribadong buhay at nagturo na lang ng pagpapatugtog ng piano. Namatay si Julian Felipe sa Sampaloc, Maynila noong October 2, 1944 sa edad na 83 years old. So balikan natin Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas ha. Nung pinatugtog ang National Anthem, syempre nagkantahan ang mga tao. Ang tanong, nagkantahan nga ba talaga ang mga tao? Tandaan, ang ginawa lang ni Julian Felipe ay ang himig o yung musika, hindi ang lyrics ng National Anthem o pambansang awit. Kung kaya walang kumanta sa araw ng Deklarasyon ng Kalayaan noong June 12, 1898. Tandaan, marcha ang ginawa niya. Tandaan natin, walang lyrics ang pambansang awit ni Julian Felipe at pawang musika lamang ito. Noong September 3, 1899, nagkaroon na ng lyrics ang Marcha Nasyonal noong nailathala ni Jose Palma ang tula niyang Pilipinas sa wikang Espanyol sa dyaryo o pahayagang La Independencia. Ang tula ni Jose Palma na Pilipinas ay may opening line na Tierra Adorada, Hija de Sol de Oriente. 1919, kahit kolonya pa tayo ng Amerika, nagwagi ang pambansang awit ng Pilipinas bilang second best national anthem sa Boston, Massachusetts sa isang kompetisyon. Pinilitan ulit ang lyrics nito, ngunit hindi sa wikang Tagalog o Pilipino. Dahil kolonya tayo, ito ay Ingles. Binigyan ito ng lyrics na Ingles nila Camilo Osillas at Mary A. L. Lane noong taong 1920 at pinamagatang Land of the Morning o sa iba naman bilang Philippine Hymn. At may opening line naman ito na Land of the Morning, Child of the Sun Returning. Panahon ng mga Hapon, una ito nagkaroon ng lyrics sa Pilipino o Tagalog at pinamagatan nito bilang Diwa ng Bayan gamit pa rin ang himig ni Julian Felipe. Matapos ang gera, naging popular naman ang O Sintang Lupa nila Ildefonso Santos, Julian Cruz Balmaceda at Francisco Caballo. Ang inaprubahan na versyon ng Kagawaran ng Edukasyon ay ang kina Balmaceda, Santos at Caballo bilang opisyal na Pilipino lyrics na tumagal naman noong 1948 hanggang 1956. Noong 1954, bumuo ng isang komite si Education Secretary Gregorio Hernandez Jr. na palitan ang lyrics nito at pinamagatan naman ito bilang Lupang Hinirang. Ang Lupang Hinirang na inaawit natin ngayon ay nabuo lamang noong taong 1956 at nagkaroon ng mga minor na revisions noong taong 1962. Ang version na ginagamit natin ngayon ay nabuo ni Felipe Padilla de Leon. 1963, noong panahon ng panunungkulan ni Pangulong Diosdado Macapagal, ipinasa niya ang Executive Order No. 60 noong December 19, 1963. Nagagamitin lamang ang opisyal na Pilipino lyrics ng Lupang Hinirang sa pag-awit. So balik tayo kay Julian Felipe. Bilang pag-alala kay Julian Felipe, tinayuan siya ng isang monumento sa Cavite City at nilagyan ng marker ng Philippine Historical Committee
na kasalukuyang NHCP. Noong 1955, may isang elementary school sa Cavite City na nakapangalan sa kanya, pati na rin ang isang auditorium ng De La Salle University, Las Marinas. Noong 1994, binasa ang RA-7805 kung saan idineklara bilang Julian Felipe Day ang January 28, ang araw ng kanyang kapanganakan bilang isang special non-working holiday sa buong Cavite City, hindi Cavite Province. May kalye din sa Caloocan na nakapangalan din sa kanya, ang Julian Felipe Street. May isang bahura o coral reef ang nakapangalan din kay Julian Felipe sa Spratly Islands. Anumang simpleng kilos natin para sa bayan ay tatandaan ng lubos ng buong bayan at ng kasaysayan.